At mga minamahal, tayo po ay dadako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain na kung saan ito po ang pakikinig ng banal na salita ng ating mahal na Pinoon. Inanyayahan ko po, panandalian tayo pong lahat ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos sa dadalhin po ng ating mga ngaral sa gabing ito. At narito po, my beloved co-preacher, beloved brother Hill Cruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved ordained preacher Henry Fuller, my beloved co-preacher. At tayo po muna magkaisa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise God. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpala mong banal sa langit, sa mga pangyariang pangalan mo. Amen. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pong nandalan ng taong nilangisan. Amen. Minamahal na galang Pastor Evangelista, Will Elmer, the entire prophet of God. Misa pa kami nagpupunan, kapasalamat. Sa bawat yugto na aming balagawa, pinagpalit ng isan, siya yung patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, siya yung patuloy na pagkapadama ng matamang sa presensya, patuloy kayo na sa aming sa kalagitnaan, O Diyos, hallelujah, sobrang bago po yan, misa pa kami buong pagpapakumaba, iminakapatawaran sa lahat ng nagawa, ang pagkakamalikukulang, pagsalansan sa mga kalooban, patawarin mo bawa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdala ng Ebanghelyo ng Pitas na tulong sa kanang aking wala pa kung magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw po ang maglaga ng matama sa lata sa aking bibig, dalo ng spiritual kapala, at siyempre ng kamarang alam at tindihan, inibig ng mga baguhan, mga bisita, matatiyam, kasi aming webcast viewers, tawagin samot po na langin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaway, damas of hindas at damas ng bilib, cast out from them and bind the power of darkness and all as we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal sa Kristo at unatigit sa lahat. Ako nagpapabot po ng pinakamataas sa pagupuri, pagwalhati, pagdagal, pagsamba sa ating pinakamamahal sa Kristo na pinagbukulahan natin ang mga biyaya. And I give the whole honor and respect to our dearly beloved honorable Pastor Evangelist Will Almeda, the end time problem of God. And we always raise to remember the blessed members and teaching of our dearly beloved honorable son Pastor Luis Almeda, blood mama dear. And greeting as well to all the beloved children and grandchildren who all met the family. At sa lahat po natin inibigang mga kamakatira, mga kapamanggawa, mga bisita nandito ngayon. Maging sa lahat po ating webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika. Beloved Ted, beloved Minister Lucas Min, sa kanilang mga anak. At sa ating matatapat na mga kapatira sa buong Amerika, maging sa buong Europa, sa North and South Africa, sa Middle East. At dito po sa buong Asia na kung saan nakantabi sa ating live streaming. Magandang magandang hapon po. Amen. Praise God. Purihin po ating pinakamamahal na panahon. Amen. Praise God. Beloved sons of God, peoples of the world today seem to be losing hope in their lives. In this end time, diverse crimes abound. The world is experiencing global crisis, poverty, and the deadly COVID-19 that resulted to depression among the people. But the Bible says, blessed is the man that trusteth in the Lord and whose hope is the Lord. Kaya nga mga iniibig, maraming mga tao ngayon sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan ay kilamagan na wala na sila ng pag-asa kaysa ng mga buhay. At dahil sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating huling panahon, nandyan na ang laganap ng global crisis, mga iniibig ko, kaya grabing kahirapan, kaguluhan, sama pa natin itong yung deadly na COVID-19, manibig ko na kung saan ito yung nagresulta ng mga sa mga tao na nagkaroon ng grabing depression, manibig ko. So, bakit Biblia mismo nagsasabi na mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. At ibang muna ang basahin dito po sa from the book of Jeremiah, chapter 17, verses 7 and 8, kanila naman po. The book of the prophet Jeremiah, chapter 17, verses 7 and 8. Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when he cometh. But her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. God bless you, Pastor Tagal. Jeremias Kabanatang 17, Talatang 17, at 8. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon sapagkat siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-ugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating
kundi ang kaniyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo at maglilikat man ng pagbubunga. Amen. God bless you, mga kapatid. Ang mahal na Panginoon magpala sa kanyang banal na salita. So, banal na kasulatan mismo nagsasabi, mapapalad ang mga tao na nagtitiwala at ang pag-asa ang Diyos minibigo. At tayo'y isa sa mga pinagpala sa lahat ng pinagpala sapagkat tayo na nauna dito, na nauna sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pagtuturo at pangangaral ng propeta ng Diyos na tunay na pastor ng ating mga kadalawa, mga inibigo ng tayo po ay nagtiwala at umasa sa dakilang Diyos at sinunod ang kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, lahat tayo'y nagtamasa ng grabing pagpapala, proteksyon, at ngayon tagapagmana pa tayo ng buhay ng walang hanggang. Everybody say praise the Lord! Kaya nga mga inibig ko, magkaroon man ng mga grabing kahirapan sa buong mundo, yung mga salot na yan, mga inibig, mga kahirapan, kung ang mga anak ng Diyos ay patuloy lamang nalalakad ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal at isinasagawa ang lahat ng katwiran ng ating dakilang Diyos sa buhay, ang sabi ng banal na kasulatan, mga inibig ko, sapagkat siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o magliligat man ng pagbubunga. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panahon. At yan po, mga iniibig ko, ay yun po yung ating naranasan lahat. Simula nang tayo maglingkod ng buong katapatan, nang tayo magtiwala at umasa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung itinuro sa atin ng ating mga magulang sa ating mga mahal na Panginoon, the beloved children, na kung saan na ito po'y ating pong sinundan, mga inibig ko, tayo mismo ang nagpapatutuo. Tayo mismo ang nagsasabi na talagang pa ikay magtiwala at umasa sa Diyos ay ibubuhos ng mahal na Panginoon ang lahat ng mga blessing. Kaya dumating man ang mga grabing mga salot, mga grabing kahirapan, mga inibig ko, ang mga anak ng Diyos ay nananatiling abunda, mga inibig ko. Oh? Ito talaga naman pong Biblia mismo nagsasabi. Parang itinanim sa tabi ng ilog. Oh? Kaya dumating man ang grabing drought sa ibang mga lugar, mga inibig ko, ikaw ay nananatiling dahon mo, mga inibig ko, yung puno kayo, nananatiling sariwa. So ganun din tayo, mga inibig. Kaya magtiwala lamang po tayo, umasa lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maalala ko yung patutunan natin, beloved brother Edwin Rulubong. Nang nandun po sila sa North Pole, inabot sila ng napakalakas na bagyo. Apat na araw sila yung hinahampas ng malakas na mga daluyo ng alon, mga inibig ko. At yung kapitan mismo halos nawawala na ng pag-asa. Subalit yung ating mahal na kapatid, nandun sa kanyang pagtitiwala at umasa sa Diyos, nagpuri siya na nagpuri na nalang, humingi siya ng backup prayer dito, mga inibig ko. At pagkatapos, mga inibig ko, yung barko na dapat na talagang hindi na makakarating sa paruroon ng mga inibig ko sapagkat sa lakas ng bagyo sa lugar na yan, ito po iniligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pag tayo po'y magtitiwala at aasa sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandiyan po makakamtan natin ng mga grabing blessing. Dati-dati ko ating iisipin, ano ba dating kalalagayan natin, katulad din tayo ng ating mga inibig na mga kababayan dati, mga inibig ko na kung saan, nang tayo po ay hiwalay sa gawang ito, pagamat meron tayong Diyos na nakikita pero walang katugunan sa ating mga panalangin, wala tayong Diyos na totoo, mga inibig ko. Oh? Basahin nga po muna natin yon sa Epeso 2:12, kindly po. From the book of Ephesians, chapter 2, verse 12. That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. God bless you po. Mga taga Epeso Kapitulo 2, Versikulo 12. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga tagaibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Amen. Amen. God bless you, mga pati. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. So, yun po ang kalalagayan natin dati, mga iniibig ko. Oh?
Nang tayo hiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat meron tayong Diyos na nakikita na sa pag-aakalang yung Diyos na totoo na akala natin dati, pero wala tayong katugunan sa ating mga panalangin na natili pa rin tayo sa kahirapan, sa mga karamdaman, sa mga problema, walang kapayapaan sa puso't isipan. Subalit dahil sa pangaral ng taong ng Diyos, isang araw tayong lahat ay naabot ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ngayon tayo ang nagsasabi na talagang pinagpala sa lahat ng pinagpala sabagat tayo magtiwalat umasa sa Diyos. Nakamtan po natin yung triple blessing na pangako ng ating pinakamamahal na pagkapalang physical, material, lalo tingin si spiritual na pagkapala. Amen, praise God. Kaya napakalaga ng pagtitiwalat pag yung umaasa ka lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabagat kung ika'y aasa sa iyong sarili, ay isang tiyak na bagay, mapupunta ka lamang sa kapahamakan, mainibig ko. Oh? At kung ika'y may aasa sa tao, ano sabi sa 17:5 ng Jeremiah, sumpain ang tao na nagtimitiwala sa kanyang kapwa-tao at inalis niya ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Oh? Kaya, kung ika'y magtitiwala at aasa sa mahal na Panginoon, yung kasi tao, pag binigyan ka, yun, katulad yan, yung mga ayuda ba, limitado lang yun, mainibig ko. Pero pag ang mahal na Panginoon, kaumasa, mainibig ko, magtiwala ka sa Kanya. Unlimited resources ang ipagkakalob sa iyo ng ating dakilang Diyos sa buhay. Everybody, praise the Lord! At yan yung naranasan ang sa atin, mainibig ko. Lahat tayo nakaranas niyan, mga pagkapana na yan, mainibig. Kaya nga, dito sa banal na kasulatan, ito yung dalawang hari, mainibig ko. Dalawang hari. Yung isa umasa sa Diyos, yung isa hindi umasa sa Diyos. Basahin na lang po sa inyong mga tahanan. Ha? Dito po sa 2 Kings chapter 20 verses 1 up to 6. Sa saka 2 Chronicles chapter 16 verses 12 up to 13. Basahin niyo sa inyong mga tahanan. May inibig ko. Dito makikita po natin. Ha? Si Haring Hezekiah meron siyang kasakit na ikakamamatay. Ha? Sinabihan siya ng propeta na Diyos mag-ayos na siya sapagkat siya ay mamatay. Subalit anong ginawa ng ating si Haring Hezekiah? Siya po'y lumuha ng tikawasa, umiyak sa ating mga Panginoon na sabi niya, alalahanin mo na ako'y lumakad ng ayon sa iyong kalooban. Kaya bago pa makalabas ng bayan si Propeta Isaias, mga ibig ko, pinabalik siya ng mga Panginoon, sabihin mo kay Propeta, kay Isaias na dinadagdagan ko ng another 15 years ang kanyang buhay. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Samantala isang hari, napakaganda pa naman ng kanyang hari, King Asa. Haring Asa. Pero hindi siya nagtiwala, umasa sa Diyos. Umasa siya sa mga manggagamot. Kaya ano nangyari? Namatay siya, mga inibig ko. Oh? Kaya dito sa ating panalagawain, mga inibig ko, mga napakinggan natin, mga patutuo, ating beloved sister baby, Pansano, 1989, dying of leukemia, 2 months to live. Ano ng taon ngayon? 2020. 30 years, 31 years na. Ang dinagdag sa kanyang buhay. Nalagpasan yun dito sa Biblia, mga inibig ko. Sister beloved, Sister Judy Mancera, 1995, dying of colon cancer, 2 months to live din. Oh, buhay hanggang sa mga oras sa kabagan ng Diyos sa punda lang ating mga pastor, mga inibig ko. Ati beloved, Sister Colin Manalon, ito yata yung pinakamaigsing tanning ng doktor. Isang araw ba, isang oras, mga inibig ko. Pero bago dumating yung oras na yon, na bahagi na ng salita ng Diyos, nagtiwala at umasa doon sa mga masisipag natin makapatid na umasa sa mga hospital. Tinanggap niya ating mahal na Panginoon. Pagbalik ng doktor na nagsabi sa kanya na mamamatay siya sa ganoong oras, mga inibig ko. Pero laking gulat ng doktor nandun, nakaupo na kumakain na ng lugaw. Hanggang ngayon, pinagpala, pinalusog ng ating pinakamahal na Panginoon. Ewan sa Besolo! Kaya kung tayo magtitiwala at aasa sa ating pinakamahal na Panginoon, sa ating inibig ng mga kababayan, na alam ko ngayon talaga naman pong grabing kalungkutan nyo, grabe ang inyong mga paghihirap sa inyong naranasan ngayon. Pero kung kayo magtitiwala at aasa sa nag-isang Diyos ng Jesus Miracle Crusade International Mission na pinangangaral ng propeta ng Diyos na may minamaligan na pasit sa antyak ng bagay, kayo hindi pagpapalaan katulad namin. Palakpakan mo ating pinakamahal na Panginoon. Ngayon ang tanong, sa mga tao po ba, sa mga taong masasama, meron po ba silang pag-asa? Ano po sabi ng banal na kasulatan dito po sa Proverbs, chapter 11, verse 7, kindly po. In the book of Proverbs, chapter
11, verse 7. When a wicked man dieth, his expectation shall perish, and the hope of unjust men perisheth. God bless you po, sa Tagalog. Mga Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 7. Pagka ang masama na tao ay namamatay, ang kanyang pag-asa ay mapasa pagkapahamak. At ang pag-asa ng masama ay mawawala. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, basta praise the Lord. Sinong tanong natin kanina, may pag-asa po ba ang mga tao masama? Ang sabi ng Banal na Kasulatan, pagka ang masamang tao ay namamatay, ang kanyang pag-asa ay mapapasa pagkapahamak. At ang pag-asa ng masama ay nawawala. Kaya nga, habang meron pa tayong buhay at meron pa tayong kalakasan sa ating inibig ng mga kababae, sa ating inibig ng mga tao, sa iba't ibang panig ng mundo, mga inibig ko, na kung saan upang magkaroon kayo ng pag-asa, kinakailangan na kayo po'y magpakumbaba, magbalik loob at magsisi sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At santiyak na bagay, yung ating mga narabaking ganyan na pinapatutunan namin dito, sa aming mga buhay, inyo rin po yung mararanasan. Kung wala ka ng pag-asa, ha, para ka lamang magpapatiwakal na sa buhay mo sa oras na ito, magkakaroon ka ng grabing pagpapanalagong mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga habang tayo namin na may nabubuhay, may inibig ko, labis mo yung ang Biblia nagsasabi na sa 1 Timothy chapter 5, verse 6, but she that liveth in pleasure is dead while she liveth. That of what ang nangagpa kabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Oh? Ibig sabihin, minibig ko na tayo po ay huwag na makipamatok pa sa gawa ng sanlibutan ito, bagamat tayo na sa sanlibutan pang ito, minibig ko, we must live a holy life. Sapagat ang akit lamang sa langit, minibig ko, walang halong kulubot, walang halong dungis, minibig ko, walang kapintasan sa harapan natin pinakamahal pa noon. Sapagat pag tayo namumuhay pa ng makapasanlibutan, ang sabi ng bagamat, sabi ng Biblia, bagamat buhay ay patay ka sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakalaga na tayo po'y maglingkod sa ating dakilan Diyos sa buhay. Ngayon, ano ang pinagagawa ng ating mabait na Diyos sa buhay na dapat natin gawin upang yung pag-asa yung mananatili sa atin hanggang sa kanyang nalalapit na pagbabalik? Ano pong sabi dito sa 1 Corinto, 1 Corinthians chapter 15, verse 58, kindly naman po. From the book of 1 Corinthians, chapter 15, verse 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. God bless you po, sa Tagal. Dito po sa unang Corinto, kapitulo 15, ang talata ay 58. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasaganas sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. So ito po yung pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay, sa buhay sa atin, maging sa tatawagin pa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag makilos. Paano tayo maging matatag at hindi magkikilos? Yung itinuro sa atin ng ating dearly beloved parents in the Lord, the beloved children, the whole Almighty family, sundin po natin yon. Maging matapat tayo sa lahat ng bagay. Sa pagbibigay, sa kabanalan, sa pagpupuri, sa pag-aayuno, mga inibig ko, dyan tayo magiging matatag. Hindi ka makikilos ng kaaway pag tayo po'y laging nagpupuri na nanalangin, lalo na sa panahong ito, mga inibig ko. Huwag po nating don't just take for granted yung pag-aayuno, mga inibig. Sapagat meron na nag-testify na kinakailangan daw po tayong lahat magsipag-ayuno. Sapagat itong panahong ito, natatay na sa panahon ng mapapanganib, mga inibig ko. At ang panlaban lamang po natin dyan, yung ating panalangin pag-aayuno, lagi kang nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, na lagi sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yung anong gawa ng mahal po sa ating mga buhay, ibahagi din po natin yan sa ating mga kababayan, ipatutuon natin kung paano tayo sumagana sa gawa ng ating mahal na Panginoon, kung paano tayo dito pinagpala yung mga buhay natin, ipatutuon natin yan, mga iniibig ko.
at santsak ng bagay, mainibig. Sabi ng banal na kasulatan na hindi nawawalan ng kabuluhan ang iyong ginawa sa harapan ng mga. Lahat ito ay aalalahanin ng ating pinakamamahal na panamo. Sapagat hindi ko ng Diyos upang limutin yung mabubuting ginawa mo sa kanyang banal na harapan. Pero ba, praise the Lord. Kaya pag nagawa mo yan, kapatid, may pangako pang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang kanyang pangako? Huling talata, Romans chapter 15, verse 13. Maganda na po mga awit, manunog ito. Kindly po. In the book of Romans chapter 15, verse 13. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa Roma, Kapitulo 15, ang talata ay 13. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Oh, hallelujah. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Napakagandang pangako ng Diyos pag tayo magtitiwala at laging aasa lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nang sabi dito, pupuspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kabayabaan sa pananampalataya upang kayo managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ayan po, mga inibig ko, naranasan natin lahat. Ibinubus lagi ng Diyos ang saganang kapayapaan, kagalakan. Ito'y hinahanap ng maraming tao sa iba't ibang panig ng mundo ngayon. Pero dito sa Jesus Miracle Generation Ministry, tuwing may gawain tayo, ibinubuhos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa ating mga tahanan, pag tayo nagpupuri doon, grabing kagalakan na ating naranasan, nararamdaman, yung Banal Espiritu ng Diyos, lagi nasa sa atin, mainibig ko. Kaya kahit anong sarot ang dumating sa mundong ito, mainibig, ang mga anong Diyos na nanatiling payapa, nandun ang kagalakan, yung pag-asa na ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pasalamatan natin ng lubos ang ating dagang sa buhay sapagkat binigyan tayo ng ating dearly beloved and our pastor na nalangin araw gabi nagsasakripisyo para sa ating makaligtasan, mga Bible study, ating beloved and our pastor sa Almeda. Mainibig ko na kung saan pag iyan ating susundin lagi sa sagawa, makakamtan mo lagi. Grabe, mainibig ko. Yung pag-asa, nag-uumapaw ko sa pag-asa, mainibig ko. Kaya ibabahagi mo na naman yan sa ating iniibig na makababal, ipatutuo mo ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po tumayong lahat, mga iniibig ko. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga iniibig ko, mapapalad ang mga tao na nagtitiwal at umaas at ang pag-asa ay sa Diyos. Kaya itong tamang panahon sa ating iniibig na makababayan to all the peoples of the world. Now is the day of salvation, now the accepted time. Ngayon ang araw ng kaligtasin, ngayon ang pagtanggap. Isang tiyak na bagay kay pagpapalaan lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang ating inaawit ito, amen, praise God, bagong pag-asa. Ako'y namuno. Gawin natin panalangin ang awiting ito, manibig. At isa-isahin natin ang dakilang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Ikaw ang gumawa ng love.
bago tayo magtapos. Kung napakinggan natin yung unang nag-testify kanina, ating beloved brother R.P. Madridano, ang kanyang anak, na sa panahon na kung saan ang sabi ng doktor sapagkat meron po siyang karamdaman naman na bacterial meningitis. Ang sabi ng doktor, wala ng pag-asa. Talagang hopeless na mga inibig. Kung ano-ano ang nakalagay na aparato sa kanyang bibig. At ang last recourse na mga inibig ay butasan daw sa dalamunan pero wala rin magagawa. Subalit dito makikita natin mga inibig ko nang sila nagtiwala at umasa sa ating pinakamamalabanon. Ang sabi na sa doktor, ilalabas namin yung aming anak. Ang aming Diyos at Jesus, Miracle Crusade International Ministry, sa pangungunan ng aming minamahal na ginagawa Pastor Evangelista Villalmeda, then the probable love of God, sa kanyang panalangin, pag-aayuno, ang aking anak ay pagkagalingin ng aming mahal na Panginoon. Kaya, sila po inalabas sa hospital, pinipinima ng weapon. Yung mga doktor, yung mga nurses, umiiyak, sapagkat yung bata, sa murang edad ng bata na yan, mga inibig ko ng panahon na yun, naawa sila, pero hindi nila alam ng Diyos ng ating mga kapatid na sila nagtiwala umas sa ating pinakamalapanon nung inalis ka yung host kanyang bibig. Nakita yun ng napakaraming dugo, umiyak yung nurse, mga inibig ko sa kanyang doktor. Pero nung ito po isa na kayo na sa paan ng ating kapatid, mga inibig ko, biglang gumanda ang kanyang pakinga. Pinagaling na ating pinangawa naman noon sa mga sila'y umasa nagtiwala sa ating pinangawa naman noon. Kaya sila di magaling ko sa Diyos, mga inibig ko. Sa gawain ito, pakinggan magtiwala at umasa sa ating pinangawa naman.